Hello guys, good morning. I'm flying today with Migo and we're flying to Cotabato. My favorite. Yes. So, see you sa Cotabato muna. Punta muna kami Cotabato. Migo. Yeah. Yes, sir. This video is sponsored by Cebu Pacific. Hey, we can run away. You say you wanna go back to a place where we can hide. You wanna stay there. You wanna stay there, we can leave the pain behind. Stay. Like a wrecking ball, we can break them all to a higher ground. We will not be found, we can win the game. We can go insane like a shooting. Hello guys, nandito na kami sa Cotabato ni Migo. Maganda yung weather, ah. Good boy flying. Ah. Yes sir, good boy flying. Good sir. Boys, wala kang ginawang masama kagabi. Wala. Ayan, wala. Ayan, dito kami sa Cotabato. Nung ano pala, naalala ko lang, kasi nga dito tayo sa Cotabato nagland. Meron kasi dating nagtatanong bakit daw ano, napunta kasi sila ng, ano, hindi sila nakaland dito. Napunta sila ng alternate. Ang alternate natin dito is Davao. Gusto ko lang explain sa inyo na yung alternate, hindi palaging sa Davao. Maraming ano yan, maraming factors na kinoconsider. Sa planning stage pa lang, kinoconsider na yan. Kung alin yung magiging alternate airport natin. Kaya hindi siya, kunwari, Cotabato, nakafix sa Davao yung alternate. Davao yung alternate kung okay yung weather, dahil meron tayong support doon, dahil mahaba yung runway. Pero kunwari, pangit yung weather sa Davao. Siyempre, di ba, hindi naman yun yung magiging alternate natin. Yes, sir. Hindi yun naman. Maghahanap tayo ng ibang mas suitable na ano na runway or airport na pupuntahan kapag ka-weather. Siyempre, it doesn't make sense. Pangit yung weather dito. Hindi tayo nakalan. Pupunta tayo doon sa alternate natin. Ang reason nga natin na pupunta tayo doon, hindi tayo makalan dito at mauubusan tayo ng fuel kapag ka pinilit natin na maghintay dito. So, yes, ang gagawin, pupunta tayo sa alternate airport natin. Eh kung pupunta tayo doon na hindi rin maganda yung weather, be useless. Kaya bibigyan tayo ng, sa planning stage pa lang, bibigyan tayo ng ibang alternate. Pwedeng Zamboanga, pwedeng Mactan, pwede rin na babalik tayo ng Manila. Tapos kunwari, pumunta tayo sa alternate natin, sabihin natin ngayon, sa Davao tayo pumunta. Ang problema kasi is, yung iba nag-decide na bumaba sa Davao. Oo, sir. So pag nag-decide kayo na bumaba na sa Davao, sinasabi niyo na, "Oh, hanggang dito na kami." Pero ang responsibility ng company, dalhin kayo dito sa Cotabato. So ang mangyayari kasi pagdating natin sa Davao, magre-refuel tayo, ilalagay yung kung kailangan ng pagkain, maglalagay ng pagkain para sa mga passengers. Tapos lilipad ulit tayo papunta dito sa Cotabato. Pero kung hindi nag-improve yung weather dito sa Cotabato, nasa Davao tayo, hindi nag-improve yung weather dito, hindi talaga tayo pwedeng pumunta dito. Pwedeng ang gawin is, diretso na tayong papuntang Manila. Doon sa kung saan tayo nag-umpisa. Kasi yun yung legal. Dadalhin tayo ulit sa Manila. Ngayon, ang tanong, pagdating sa Manila, anong mangyayari? Ang mangyayari, i-rebook kayo sa ibang flight. Hindi po kayo magbabayad doon. Kasi ang responsibility talaga nila, dadalhin kayo dito sa Cotabato. I-rebook lang kayo sa ibang flight na ibang araw, na mas maganda ang weather, para dalhin kayo dito. Yes, it's hassle. Pero, ang pinaka-priority kasi ng company is yung safety, di ba?
So sana naiintindihan ninyo. Agree ka ba dun sa akin, Idol? Yes, sir. Yeah, maraming instance yan. Kami kasi palagi kami lumilipad, syempre, na na-encounter namin yung ano, yung mga ganong instances. Pag yung mga pasahero kasi, hindi naman lahat ng pasahero eh regular na lumilipad, buwan-buwan, araw-araw, minsan isang beses na sa isang taon. Nataon pa sa ganong klaseng sitwasyon. So, syempre, medyo mabibigla siya, ba't ganun? Ba't ganun? So, yun, sana naintindihan ninyo. Isa pa guys, kapag ka nagta-travel kayo, makikita nyo, meron kayong pinipirmahan sa ano na insurance, di ba? So, mas maganda na insured kayo. And, speaking of insurance, yan, Cebu Pacific has this Piso Protect. It's in cooperation with, ano, in partnership with AXA Philippines. So, pwede nyong i-avail yan. Ano yung Piso Protect? Piso lang babayaran nyo kada araw. So, in, ano, in, babasahin ko para hindi tayo magkamali. In 1 year, that's 365 days. Kumbaga, sa loob ng 365 days, insured kayo. Ano yung kasama dun sa Piso Protect na yun? Accidental death or permanent disablement benefit pays up to 250,000 in case of death or disablement due to accident. So, isipin nyo yun, 365 pesos a year. Tapos, coverage mo, 250,000 yung ano, disablement or accidental death. Wag naman sana. Pero at least, kung meron man, kung may mangyari mang hindi natin inaasahan, covered ka, di ba? Tapos, meron kayong hospital income benefit pays a fixed amount of 1,000 per day in case of hospitalization due to accident for a minimum of 2 consecutive days, maximum of 5,000 per policy year, surgical cash benefit of 5,000 in case of surgery due to accident. Tapos, lahat ng yan, ano lang, piso per day. So, kung magbabayad kayo ng 365 pesos per year, covered na kayo nun. Not bad, di ba? Not bad yun. Actually, ako kukuha ko nun eh. Ako rin sir. Good deal yun sir. Oo, good deal yun. 365 pesos. Isa pa, pwede mo siyang bayaran via Visa or MasterCard or GCash or GrabPay. So, pwede mo siyang bayaran ng ganun. Isa pa, hindi mo kailangang may flight. Oo nga sir. Hindi mo kailangang magkaroon ng ticket sa aeroplano. Pwede mo siyang i-avail anytime. Kailangan mo lang ng valid ID. So, ilalagay namin yung link dito. Kung saan man, pwede sa description, ilalagay namin yung link para ma-direct kayo kung saan kayo dapat mag-apply or kailangan mag-apply para ma-avail nyo yung promo na yon. So, yes, don't forget, napakasulit nun, Piso Protect ng Cebu Pacific at saka AXA Philippines. Okay, Idol? Yes, sir. Nagre-relax na lang kami, kaya kami nakakapag-ano kasi matagal-tagal pa kami dito, meron kaming ano, downtime na medyo matagal. Yes, sir. Habang naghihintay, wala na kami. All up na, pasahero nandito na. Fuel kompleto. Yes, sir. Lahat yun. Ano bang ano, mamaya, pag-uwi mo, anong gagawin mo? Pag-uwi ko, sir? Papahinga na, sir. Papahinga na. Bukas, saan lipad mo? Narita, Captain. Narita, layo. Layo. Ako bukas, Dumaguete. Yeah. Siya, international flight. Ako, pang-domestic lang ako. No, sir. See you guys sa Manila. Yes, sir. See you. 2 hours later. Like a wrecking ball, we can break them all. To a higher ground, we will not be found. We can win the game, we can go insane. Like a shooting star, don't you want. Like a wrecking ball, we can break them all. To a higher ground, we will not be found. We can win the game, we can go insane. Like a shooting star, don't you want to say. Bigo! Sir! Yes, sir! Thank you! Yes, sir! Mangis! Thank you! Yeah. Guys, Manila na kami. So, uwian na kami ni Migo. Nakalipad na natin dati si Migo, kaya na-interview na natin to. Yes, sir! Yes. Interview na, sir! Tapos, sir! Yes! So, napaka ano, medyo nag-ano na yung ulap, no? Dumadami na yung ulap papunta dito sa Manila. So, usually, ganun ngayon yung panahon. Kapag umaga, okay pa. Pagpahapon ng pahapon, dumadami yung thunderstorms. Tapos, kapag medyo magtatakip silim na, yun na.
Oo, oh, Captain. Malakas na yung ulan, malakas na yung thunderstorm, kaya masarap lumipad ng maaga ngayon. Yes, sir. Doon sa mga lilipad pa mamaya, safe flight sa lahat. Maraming salamat. Huwag nyo kalimutan, pwede nyo gamitin yung insurance na yun, yung Piso Protect. Kaya-kaya yan, napaka ano, 365 pesos. Very affordable. And sana may natutunan kayo sa araw na to. Yes, sir. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Like a wrecking ball, we can break them all to a higher